Security Bank Online Account. Paano i-activate yung online banking ng Security Bank account natin? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo ba ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, nandito ako sa Security Bank na website at securitybank.com. And then pag kinlik ko tong login, mapupunta tayo sa website na to. So ito rin siya, securitybankonline.securitybank.com. And imbis na mag-login tayo, ang gagawin natin is enroll now. Kasi meron na akong bank account pero wala pa akong online account. And gusto kong magkaroon ng online account para pwede kong ma-access yung balance ko, yung bank account ko, or yung mga transaction history ko gamit lang yung cellphone ko or yung computer ko. And para magawa ngayon, kailangan meron tayong online account or Security Bank online banking account. So let's proceed and mag-enroll na tayo. Click natin tong enroll now. And then either bank accounts or credit card. Yung sa akin, savings account siya, bali ATM siya. So bank accounts yung dapat natin piliin. And the activation ng enrollment will be approved within 1 to 2 banking days. So mas maganda na, or dapat i-ensure natin na yung mobile number and email address na nilagay natin nung nag-open tayo ng bank account sa Security Bank is yun yung gagamitin natin for online banking. And may mga additional requirements dito kung joint account or sole proprietorship yung nature ng account. And para makapag-proceed, kailangan natin i-check itong I have read and fully understand and agree sa Security Bank online terms and conditions. Pwede niyong basahin yung terms and conditions bago mag-proceed, pero sa akin okay na, and then click ko na itong submit na button. And sa process na to, kailangan natin maggawa or mag-create na sarili natin user ID para itong username na ikagamitin mo pang login. So every time na gusto natin i-access yung online account natin sa Security Bank, yun yung gagamitin natin. So make sure na hindi nyo kakalimutan yung user ID and password nyo, and make sure then na kayo lang yung nakakaalam nun, kasama na rin yung mga security questions and answer dito. So kompletuhin ko lang to. And then for challenge question, mamimili lang ako ng isa sa mga to. So natapos ko na yung first part. Sunod naman yung client information. So ito yung name ko and required yung email address. And may mga iba pang required dito, yung mobile number and home phone number. For home phone number, ilalagay ko na lang dito is 00 since hindi naman lahat mayroong landline. So, kompletuhin ko lang dito. So, nakompleto na siya. For the next step naman, branch information. And in this part, kayo nang bahala kung saan yung gusto ninyo. Normally, ang pinipili natin is yung malapit sa atin. Or, let's say, ginagamit ito for payroll account. Kung ano yung sinabi ng company na branch na ilagay nyo dito, yun yung bibiliin nyo. And this time naman, i-enter ko na yung account number. And yung nickname, pwede tayong mag-provide ng nickname dito. Ang sabi kasi dito is pwede natin i-personalize or i-customize based sa gusto natin yung nickname. Ang nilagay nilang purpose dito is for easier identification. So, kompletuhin ko na to. And then for form notification, by default, naka-check na siya. Hindi ko na to ma-uncheck. So, SMS or email makaka-receive tayo ng notification. And for CAPTCHA, i-pass lang natin to. And click submit. And then, password and confirm password do not match. And home phone number should contain 8 characters. So, balikan lang natin to. So, yung home phone number, gawin ko lang 8 zeros. And then, for password, i-re-enter ko lang pareho. So, na-re-enter ko na lahat. Click ko na i-submit. And invalid password. So, alphanumeric, walang special characters. So, i-update ko lang to. And yun yung tandaan natin for password. Walang special characters kasi yun yung naging error ko. And balik tayo dito, submit na natin. And kailangan ko lang i-double check lahat ng information kung tama. So, tama naman lahat. Click ko na tong submit. And click OK. And meron na tayo ditong reference number. So, may option tayong i-print din tong information na to. And ganito yung magiging itsura niya for printing. So, print ko lang. Or pwede natin siyang i-save. So, hihintay na lang natin itong ma-activate. And i-check na rin natin kung makakapag-login tayo successfully sa Security Bank. And ma-check yung mga features na meron doon. Like, pag-check ng transaction history. Or kung magkano ba yung balance natin. And kung makakapag-transfer pa tayo ng pera. Or makakapag-bayad din ng bills. And after a few days, ito na nga yung confirmation na nakuha ko from Security Bank Online. And yung mga features niya, i-explore na rin natin. So, ito yon.
And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung o, pakiclick ang like button. And for other tutorials or topics related sa Security Bank Online, andito na yan sa playlist sa baba. And kung may naisip pa kayo ibang tutorials sa tingin nyo pwede namin i-share online, pakicomment sa baba. And this is Lou from InvestBerry. See you sa mga next videos. Bye-bye!